Welcome to the grind and welcome to the vlog. Today we're going to discuss about this beautiful bike right here. This is the KTM 200 Duke. And didiscuss natin mga kapipi bakit namumuna to sa 200cc category and bakit nakakalamang din siya kung ikukumpara mo sa mga other big bikes. And we are going to discuss everything about this motorcycle. And we're going to discuss as well the argument why this could be a best beginner motorcycle for you, mga baby. So before anything else, let's put a proper B-roll on this one. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So kung titignan mo mabuti, mga kapitid, ayan yung itsura niya. It looks like a Duke 290 except for the stickers. Actually, marami siyang similarity sa 290 Duke. I'll mention it later. And actually, sabi nga dun sa manual niya, is may pinagmanahan siya sa Super Duke 1290. I will mention it also later. And mamamention din natin yung mga kukumpara mo sa kanya, sa kanyang competition. Lalo-lalo na dun sa mga big bikes na more oftenly mechanical yung specs nila. Ito, super ganda talaga ito yung mention natin yung lahat. So, una sa lahat, mga kapitid, if you are going to check, naka-bulb yung headlights niya, but it's a beautiful looking bulb headlight. And meron din siyang DRL dito, which makes the motorcycle more beautiful. And kung titigan niyo dito sa gilid, ayan, may sticker siya ng KTM. Actually, marami branding ng sticker and everything dyan dito sa motorsiklo na to, and magugustuhan mo talaga yung mga small details niya na masasabi talagang this is a KTM brand. And kung titignan mo dito sa taas, ayan, naka LED turn signal siya. Nandito siya banda sa dash, which makes the motorcycle more beautiful. And meron din siya dito sa likuran. Actually, hindi ako mahilig sa ganitong tail setup ng motorcycle, yung mga mahaba. But this one, it looks beautiful and naka-LED din yung brake lights niya. So, ayan. Pati yung plate holder niya, maganda din eh, kung titignan niyo. So, secondly, mga kababe, if you're going to check, I'm loving the trellis frame. And when we are talking about the trellis frame, hindi lang to yung tipong basta kabit lang ng ganyan. It's actually properly put together, sabi ni KTM, para magkaroon ng proper weight distribution when you are riding really, really fast. So another thing I'm going to mention, mga kapitid, yung paint job niya, yung decals niya, the kalidad, sobrang panalo para sa akin. You might want to buy a tank grip on this one, and pati yung dito niya rin, lagyan niya na rin, kasi parang mabilis siyang magas-gas yung itsura niya, kasi napaka-glossy. And ang ganda ng pagkaka-powder coat if you're going to check on this part. And kung titignan nyo, mga kapitid, may contrast siya. Tignan nyo. Dito medyo matte, dito glossy, which makes the motorcycle more beautiful. And look at that. Dito din, tignan nyo na rin. Ayan. So another thing I'm going to mention is the KTM branding. Marami kang makikitang branding dito. And dito. But actually, if you pay attention to the small details, ito yung nagustuhan ko kay KTM. Meron siya mga branding na ganyan. Ayan. 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 And on this one, loving the aluminum brush on the handlebar. It makes the motorcycle more beautiful kasi may pagka-aluminum yung itsura niya, and along with the glossy color. So kung titignan nyo yung exhaust, mga kapitid, nasa baba actually yung exhaust.
ito ipapakita ko na lang yung linya niya. Ayan. And all the way there, akala mo tapos na. Actually, tumigil siya dito. Ayan. And papunta dito. Kung titignan niyo yung swing arm niya dito, it's beautifully done. Ang ganda ng pagkakaitsura or pagkakasituate ng kulay ng gulong dito. So, mas maganda talaga hindi natatakpan yung swing arm niya. Kung titignan niyo yung chain niya, it's 520X ring. Malaki yung sprocket for a 200cc. Naka WP Apex 43 din siya, which has 4.6-inch travel. Preload adjustable ang kanyang rear suspension. WP din siya, which have 5-inch suspension travel. So, ang maganda dito mga kapipip is it's close to enduro level, kumbaga. Pagdating sa kanyang suspension, mababa yung ground clearance niya. It has 147mm ground clearance. And all the way here, kung titignan niyo yung seat, aggressive yung seat. Medyo angat lang ng konti yung handlebar niya. It's a naked handlebar. Pero sporty na sporty talaga yung looks. And kahit natignan mo dito sa part na ito mga kapipip, ito yung isa sa paborito kong part na sinisilip talaga is yung dito niya, yung taas niya. Ang ganda lang talaga tignan. And pati din tong dash niya, it's digital, 100% digital, it's not colored, pero okay na rin kahit papa. And nagustuhan ko rin tong part na to, kahit na 200cc siya, like I said a while ago, pinaulanan siya ng KTM branding, which is left and right niya na engine, may KTM branding, pati yung radiator niya, on this cover, may KTM branding. Maganda din yung pagkakagawa sa radiator niya kasi nga, ayan o, nakatago ng konti. Hindi mo na kailangan bilhan pa ng something for support or for cover. Pero kung gugustuhin mo, why not? And maganda din yung engine cover niya dito sa baba. Hindi mo na kailangan bilhan. When it comes to seat height naman mga kapipip, approachable siya kung tutuusin, 822mm. Pero ang problema kasi sa kanya mga kapipip is makapal yung dito niya. Ayan, makapal yung dito niya na part, kaya kapag sinakyan mo, papakita ko sa inyo mga kapibib na hindi siya masyadong approachable, medyo mataas siya tignan, but it's a naked sport bike, so expect something for comfort nga, kumbaga, na-compromise yung seat height niya mga kapibib dahil nga nagpo-provide siya ng magandang comfort on this part, pati na rin sa pillion, malapad siya kumbaga, pero yung seat niya hindi masyadong makapal, but it's quite fine for a 200cc. Motorbike. So big shout out again to Mom Riza for helping me out checking the seat height, and if you need anything go ask her and go ask as well our manager here si Sir Jokar, and they can help you out when it comes to motorcycles. And ang seat height niya mga kapibig, 5.6 by the way, nasa 800 something millimeter. Ito yung sitwasyon niya. Actually sobrang approachable ng seat height niya, pero nadadali lang talaga sa taba ng seat dito. Kaya okay lang din kahit papano. Pero kung titignan nyo, kaya kong 1 foot na nakaganyan kasi nga magaan itong motorcycle na to. Dalawang paa ganyan. Ayun, keep it up. Which yung Ninja 400 ko nga is almost flat-footed siya. Ito hindi masyado pero arguably, okay siya eh. Kasi hindi siya aggressive eh. And nakaangat yung handlebar niya. Kaya okay na, okay. Tignan niyo naman. So sa tire size naman tayo. Actually, ang tire size nito mga kapipip is actually the same as the 392. So pang big bike talaga yung tire size niya. And sa harapan, meron siyang 110-70. And sa likuran naman, meron siyang 150-60. And both are 17-inch wheels in diameter mga kapipip. So isa din sa mga mention kong maganda sa kanya mga kapipip, which is yung tipong talagang sinobrahan ni KTM. If you are going to check this brake out front, nasa 300mm siya, konti lang yung lamang ni Ninja 400, which is considered actually na pinakamalaking disc brake in its category. And this is a 200cc, so pipes na pipes tong ganito kalaki na this brake. This is Vibre, by the way, by Brembo mga kapipip. And sa likod,
it's having a 230mm disc brake by Preden. And kung ikukumpara mo nga siya sa ibang motorcycles, this one has dual channel ABS from front to rear, so maganda siya. And ang kanyang ABS branding or yung sa electronics niya is Bosch, so Sushalan. Katulad actually siya ng CF Moto when it comes to the ABS electronics, pero ito yung nauna kumbaga. So punta naman tayo sa specs, mga kapitid. Actually, yung mga specs na minsan din natin nakikita, yun nga yung maganda. This motorcycle, by the way, is 140 kilograms dry. Meron siyang fuel capacity na 13.5 liters. And kung titignan nyo, itong 200 na to, ayan, no? Naka-slipper clutch siya. 200cc, naka-slipper clutch. What more can you ask for? Yung sinasabi ko sa inyo, mga kapibib, nabigyan talaga si 200 Duke ng specs, actually, na makikita mo rin kay G90. Yung tipong gustong mild lang yung takbuhan para sa kanila to. It has 199.5cc, single cylinder siya, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam. It has 6-speed manual transmission, naka 26 horsepower siya, and it has a 20 Nm of torque, which is quite fine. If you are looking for a light beginner motorcycle, kung ayaw mo naman ng big bike, kung ayaw mo rin na masyadong mabilis katulad ng 390 Duke, I think you should consider this 200 Duke. Kasi nga, halos kasing bigat niya lang si Duke 390, pero yung power niya, medyo mild, medyo malambing. Yung design niya, yung tech niya, yung specs niya, biniyayaan siya at least ng specs ni Duke 390. Fights na fights to para sa akin if you're looking for a more affordable motorcycle. And if you're comparing it with 390 Duke, tapos yung tipong masyadong sobra-sobra sa'yo si 390 Duke, hindi ka naman mag-expressway, I think you should consider this motorcycle right here. Ang ganda kasi ng itsura niya from left to right. Aggressive yung itsura. It looks like an expressway legal big bike, even though it's not. Pero yan nga, yan yung itsura niya. Super pretty, kumbaga. So yan, mga kapibib, if you are looking for KTM products, yung tipong naghanap ka ng mga KTM, naghanap ka ng Husqvarna, Kimco, and naghanap ka rin ng Ducati, it's available all in Norman Ring branches, mga kapibib. All you have to do is ask. So that's it, mga kapibib. I guess I'll be ending the vlog here. If you haven't liked this kind of content, please give it a thumbs up. And if you don't, still give it a thumbs up. And sa mga di ba nakapag-subscribe, hit the subscribe button. And it's for free, hit that notification bell as well. And that's it. Hanggang sa muli. So, see you in the next. Peace. By the way, big shout out kay Ma'am Risa.